What's up guys? It's another day, it's another vlog na naman mga ka-keepers. So ayan guys, meron na namang mga ka-keepers natin ang nagtanong. So sasagutin natin yan guys. So unang nagtanong ay si Aran Mendoza. So ang tanong niya, Idol, ilang days po ba kunin yung mail beta if meron na pong fry? Sana po masagot. Thank you. So ayan, Aran Mendoza, ang ginagawa ng mga breeder or kami, after na mag free stream na yung fry natin, doon na natin tanggalin yung male beta. So malalaman nyo kapag free stream na yung mga fry, kapag lumalangoy na sila sa paligid, hindi na sila nilalagay sa bubble nest. So ayan. So meron namang mga breeder mga ka-keepers na iniiwan yung male beta. Kapag alam nila guys na hindi naman fry eater, iniiwan nila yung male beta kasama ng mga fry. Mas maganda kasi guys na may kasamang male beta yung mga fry natin, kasi sila yung kumakain ng mga kitikiti. Yung kitikiti kasi mga ka-keepers, minsan napapatay nila yung mga fry. Nakita nyo kasi, diba, yung mga kitikiti. Kapag lumangoy sila, parang malikot. So kapag nahahampas yung mga fry natin, so sensitive yung mga fry, malalambot pa, natatamaan din, doon namamatay yung mga fry. So ayan, Aran Mendoza, sana sagot ko ang tanong mo. Ang sunod na nagtanong ay si, shout out to Chris Rohan Arsena. So ang tanong niya, may tanong ako sir, gaano katagal ang DAP niya sa freezer? Pa shout out po. So ang DAP niya sa freezer, hindi siya nasisira mga ka-keepers. Basta importante guys, nasa freezer niyo ilagay. So pwedeng ipakain 'yon sa mga beta fish natin. So 'yan yung pinapakain ko sa mga adult beta natin mga ka-keepers kapag hindi ako nakahuli ng live food. So yung mga sobrang DAP niya, nilalagay natin sa freezer, then pinapakain natin sa beta fish. So gaano katagal? So basta nalagay mo lang sa freezer, pwedeng-pwede pa yung ating frozen DAP niya. So hindi siya masisira guys, na pre-preserve yung ating DAP niya kapag nasa freezer siya. Yun, sana nasagot ko ang tanong mo, Chris Rohan Arsena. Ang sunod na nagtanong ay si Jason Dame. So sir, sa inyo po, anong yung number one favorite breed mo na betta fish? So Jason Dame, so shout out sa iyo. So ano daw yung favorite ko na betta fish? So nag-first kasi ako nag-champion mga ka-keepers sa Digos Davao del Sur. So ang unang nag-champion ko na betta is Royal Blue na double tail. So ang pinaka-paborito ko sa lahat na betta is mga double tail na betta fish. So second is yung mga placat, then third yung half moon, last na yung mga crown tail mga ka-keepers, dahil very sensitive na mga crown tail, madali lang numipis yung mga kanilang mga stock. So ayan, hindi ko gusto yung ganon, yung mabilis manipis. So yun, first ko is double tail, second is half placat, third is half moon, then ang last is crown tail. So ayan, Jason Dame, sana nasagot ko ang tanong mo. So shout out sa iyo. Ang huling nagtanong ay si, shout out to Orlito of Tana. So as lang po Kuya Lian. Paano po maiiwasan ang kitikiti sa grow out or after tanggalin ng male after breeding? Sana po masagot. Thank you and God bless. So paano daw ba maiiwasan yung kitikiti sa grow out? So ang ginagawa kasi ng iba guys, tinatakpan talaga nila ng kulambo. So yung iba guys, nilalagyan ng kulambo yung kanilang mga breeding para hindi pasukan ng lamok at mangitlog. Then yung iba naman mga ka-keepers, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng katol sa paligid ng breeding area nila. So meron kakilala sa General Santos, si Yorf. So shout out sa iyo Yorf. Diyan sa Jensen, ang ginagawa niya guys, nilalagyan niya ng katol sa paligid para walang lamok. Doon. Pero hindi kasi maiwasan guys na merong kitikiti. So kapag nakita nyo na may kitikiti yung sa breeding area ninyo or sa grow out, ang gawin ninyo, isaipo ninyo, tanggalin na lang ninyo isa-isa para hindi siya distorbo sa mga fry natin. So ayan, Orlito of Tana, maraming salamat sa tanong mo, sana nasagot ko. Sa mga gustong magtanong mga ka-keepers, comment lang kayo sa video na to guys. Subukan natin sagutin mga ka-keepers. So pasensya na guys sa mga hindi ko nasasagot, dahil yung mga question ninyo mga ka-keepers ay natanong na ng ibang ka-keepers natin sa mga previous vlog natin.
So, nasagot ko na, guys. So, hanap kayo ng ibang tanong na hindi pa natatanong. So, manood lang kayo ng, ano guys, YouTube channel natin ng mga videos. So, ayan. So, tara guys, mag-breed naman tayo ng 4 pairs na betta fish. Let's go! Mga ka-keepers, so ayan guys, magbe-breed naman ulit tayo ng mga betta fish. So 4 pairs ng betta fish mga ka-keepers ang ibibreed natin. So puro long feeds mga ka-keepers. So tara guys, samahan niyo ako ngayong araw na to. So ayan mga ka-keepers, sa likod natin, bagong setup 'yan, ayan. So nilipat natin yung flower horn natin dito katabi ng ating goldfish. So ayan guys, dito na sila lahat. Siksika na sila sa loob mga ka-keepers. Then yun, bagong paligo ang ating flower horn na si Flappy at yung ating isang flower horn dito mga ka-keepers. Ayan. So sa ilalim, meron tayong mga aquatic plants dito mga ka-keepers, planted. Ayan. So pati ito guys, nilipat natin dito. May mga danios dito mga ka-keepers at mga plants. So ayan, at meron tayong red cherry shrimp. So pinaparami natin yan guys. So nilagay natin mga danios dahil iwas na lang sa ano, baka kainin kasi nila yung mga shrimp natin kapag malalaking isda ang ilagay natin. So kaya danios ang nandito. So tara guys, magbreed tayo ngayon ng betta fish. Ayan mga ka-keepers, nandito tayo ngayon sa aking breeding area. So ayan guys, so apat na pair ang ibibreed natin ngayong araw na to. So ang gagawin ko mga ka-keepers sa mga ano to, mga betta fish, hindi na natin sila ipipair. So diretso na sila salang sa breeding area nila. So kunin lang natin yung mga betta fish natin dito. Yung mga male muna ang unahin natin guys, ayan. So itong grizzled na half moon. So ayan, breed natin to. Ayan guys, so nabreed na natin siya mga ka-keepers noong nakaraang araw, ay noong nakaraang buwan. So nandun yung fry niya sa ating ref tub. So apat na pair ang ibibreed natin guys. So di na tayo magpipair ng isda, so diretso natin salang. So tingnan natin kung effective ba. Then itong orange na half moon, breed natin ulit mga ka-keepers. Ayan. Ano pa ba? Ito, red na half moon. Itong red na half moon mga ka-keepers, i-prepare natin sa half moon na orange. So, ayan guys. Then, ang last is ang ating torque. Torque na. So, ito guys, may anak na ito mga ka-keepers. Itong ating torque, dito. So, line nito ni Payat Hernandez. So, nandiyan mga ka-keepers yung ating torque. Yun. May mga royal. Yan, torque royal. Yan, guys. Yan. So, yan yung kanilang anak. So, breed natin sila ulit. So, try natin kung magbe-breed ba sila mga ka-keepers. So, ayan guys. Kunin lang natin yung pair na double tail na super red. I-pair natin sa orange, then yung red natin na half moon, pair natin sa orange na half moon. So, ayan guys, kunin lang natin yung ating mga pair na female. So, nandito yung mga female natin na betta fish. Ayan guys. Ito yung ating torque. Then, ano pa, orange na half moon. To. Kunin lang natin itong dalawa. At yung ating double tail. So yung double tail natin, nandito.
dito yung kanina. Ayan na. Ayan guys. Double tail na. Super red. Ayan mga ka-keepers. Dali na natin. So, ayan na. Ayan na guys. So, inunahin natin itong grizzled natin. So, diretso na salang. Ayan, bitawan na natin agad. So, bahala na sila dyan mag-breed. Itong torque naman, ganun din. Shoutout time mga ka-keepers! So ayan, shoutout to Sevoice TV, AC, shoutout to Baby Damulag, Cristel Lapitan, shoutout! Shoutout to Jim Dayanan, shoutout to Rene J. Espartero, shoutout to Lee Christian De La Paz, shoutout to Aaron Leschoco, shoutout to John Cornell Quillit, shoutout to Nel Ken Bernal, Christian Ray Roca, Alan Bendijo, Elor Climaco, shoutout. Shoutout to Alvin, ayan, Mandia, Vince Merin, Aaron Canta, Jason Libaton, ayan, shoutout to Jose Corpus, Aaron Glorioso, shoutout to Renzo Paas, Mark Harvey Cotoner, shoutout to Janet Pospin, Renz Sadis 6, Vince Moreno, Ed Joseph Arabia, Clark Ace Cadabos, Jason Almanon, Cesar Cadiz, City Gapi, Jane Tingo, shoutout to Maria Michelle Jonicio, shoutout to Hans Luther Lalama, so shoutout sa iyo. Shoutout to Iken Kidato, Sebastian Baar, ayan, Benhar Bentonio, Jenny Francis, Mayrel Limbaw, shoutout to Gian Gabriel, ayan, Don Inigo de Guzman, and Lawrence Uriel Billiones. So, ayan mga ka-keepers, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, comment na kayo sa video na to guys. So, ayan, sa paligid natin mga ka-keepers, umuulan. So, naririnig nyo yung patak ng ulan mga ka-keepers. So, ayan guys, huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. So, see you next time mga ka-keepers. Fish out. Bye-bye!